Correspondent Charles Tabu has more. An early morning today, hundreds of stranded OFWs continued to flock at the Philippine consulate here in Jeddah, as they were not aware yet of the extension of the amnesty until November 3, 2013. They were all afraid of the crackdown after the extension ends tomorrow, July 3. But a few hours later, the extension of the amnesty was confirmed by Philippine Ambassador Ezedin Tago that it was extended until November 3, the beginning of the new year of the Arabic calendar. Philippine Ambassador to Saudi Arabia, Mr. Ezedin Tago, thanked the custodian of the two holy mosques, King Abdullah bin Abdulaziz, on behalf of the Philippine government and people, and especially the Filipino community and workers in the kingdom. The good news was announced 8:45 a.m. Saudi time by the Saudi press agency issued by the Ministry of Interior. In Jeddah, there were about 5,500 travel documents issued to stranded OFWs. Out of these 5,500, only 1,400 were processed by Gewasat or Saudi Immigration Office. Of these 1,400 processed travel documents, only 440 exit visas were being issued. Consul General Uriel Norman Garibay said that this is a welcoming and good news for us. It will give us time to process our nationals. According to the press release from the Philippine agency, this good news was based on the recommendation of the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Labor and Ministry of Interior regarding the full cooperation and quick response of citizens and residents, and in full view of the cooperation of concerned embassies and consulates to provide the required documentation and their request due to the pressure on their missions, and as a result of the large number of those who are seeking corrections of their status, who needs more time, and in order to make it easier on citizens and residents who have been taking the correction period in order to seriously. The custodian of the two holy mosques, King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, has ordered the extension of the correction period until the end of the current Hijra year 1434. And for this four-month extension, the Ministry of Interior and Labor are all concerned to work on the requirements to correct their status as soon as possible and within the period mentioned. And whoever will not respond to this, subject to maximum penalties in accordance with the law. Garibay also hoping that the stranded OFWs at the tent city will dismantle their tents when they will get their exit visas. Some stranded OFWs here in Jeddah were forced to stay at the tent city because they were being evicted by their landlords because of the supposed to be crackdown of illegals here in Saudi Arabia. Ambassador Tago is hoping that this four-month extension will be enough to correct all the labor immigration status of stranded OFWs here in the kingdom. Reporting for ANC, it's Charles Tabu, Jeddah. Aside from the Saudization policy, the Philippines is also dealing with the so-called sex for flight scandal in Riyadh and other Middle East countries. President Aquino today again warned Philippine officials involved in the controversy. Some OFWs have already identified officials who molested them or forced them into prostitution in exchange for plane tickets to return to Manila. The president is meeting with Labor Secretary Roselinda Baldos, who is spearheading the probe. Meanwhile, the Justice Department is considering offering protection to alleged victims of the scheme. Akbayan Representative Walden Bello made the request on behalf of the victims who are fearing retaliation from their abusers. And let's find out more on how the Saudization policy is being implemented by the kingdom. We're joined now here in the studio by our ABS-CBN Middle East News Bureau Chief, Danny Buenafe. Danny, thank you for coming over to Top Story. Yeah, good afternoon, Tony and Bernadette. And it's really a pleasure to be here and being live here and explain. Actually, yung Saudization, as you were asking, it's an offshoot lang itong nangyaring, ano, yung itong Arab Spring movement way back in 2011. So that's why yung mga young Saudis, as early as mga 20, 22 years old, wala sila mga trabaho. So about 4 million of them wanted to get jobs. So, because about 4 million nga walang trabaho, so they want dun sa mga private na mga companies, around 300 they identified, eh parang mga wala masyado mga Saudis na employed. Yeah, right. So, what they want is that magkaroon ng Saudization. Pero dahil dito sa amnesty, deadline na good news, na extend na November 3, at least some of our workers now have the right to correct yung kanilang status or if they want to be repatriated for free. Yun ang maganda ron.
You know, the reports that we were getting, of course, as recently as last month, as many of the OFWs were camping out. Yeah, outside of the embassy. You know, what has happened to these OFWs? Hindi, kasi because as of now, they have no status. No, they don't have passports. Ikama, yung ikama, that is the legal, parang maging ano ka, no, yung work permit, maging legal ang stay mo. Mm-hmm. So you have to get those. Kasi pag runaways ka, Tony, Bernadette, in the Middle East, lalo na Saudi Arabia, kinukuha kasi ng mga employers yung mga passports mo and the ikama. So that's one way to protect them para you don't go and you don't have to be a runaway. Mm. So when you go to the resource centers, yung mga worker centers, that's the time that you will say na wala akong passport. So you will have to stay dun sa mga resource centers. Now with this amnesty deadline nga na in-extend nila, kailangan kumuha ka naman new passport and you can now go to another sponsor, which is good dahil dati, pag hindi mo pa natatapos yung kontrata sa sponsor mo, you cannot move to another, that's of why course. You're undocumented na. Mm-hmm. Pero ngayon, you're either given the chance to repatriate and go back to the families. Kasi dati, pag illegal ka, you're not allowed to go home dahil hindi ka na makakabalik, di ba? Ayaw mo nang umalis. Yes, that's why. Ngayon, bago ka makauwi, you have to get the exit visa. Pero kailangan may passport ka at saka meron ka ikama. That's why it's taking time. Mm. Tumatagal yung processing nun. Mm. And about ang balita ko, there are about 5,500 pa sa Jeddah lang ang kailangan mag-process ng kanilang passports, mga visa. And that will take time. So sabi nilang ng ambassador dun, si Tago, yung 4 months daw na reprieve hanggang November 3 should be enough time. Kasi itong nakaraan, nung binigay ng King Abdullah yan nung April 6, 3 months, sabi nila kaya, pero walang rules of procedure. Pero ngayon, na-extend. So meron ng rules of procedure, so it should be okay. So, Danny, marami pa bang mawawala ng trabaho? Or with the looks of it, dahil nga maayos yung papers, yung mga mawawala ng trabaho, baka mamaya, ma-legitimize lang yung kanilang status doon at tuloy-tuloy pa rin naman pala. Oo, mas maganda kasi ngayon, you can now choose your sponsor. Ang problema lang ngayon, kung meron tatanggap sa'yo. Kung meron tumanggap sa'yo, walang problema. Kasi yun talaga ang plano nila eh. Ililipat ka. Kasi meron silang color coding sana sa Saudization. Color coding? Pag blue and green na companies, yun yung dapat 40% compliant ka na Saudis ang mga i-employ mo. Yun yung mataas. Pero kung yellow and red, na doon karamihan yung mga Pilipinas na pupunta, doon sila naapektuhan. No? Karamihan mga nurses. So kailangan, importante, ma-move sila ng ibang color code na ngayon. Because of this amnesty, pwede na sila magpalipat-lipat as long as mayroong mag-absorb sa kanila na kailangan. Nag-issue lang ng NOC o No Objection Certificate, yung dati nila employer. O sige, pinapayagan na kitang lumipat. Mm-hmm. You can just move over. Wait, Dan, ano yung medyo i-detail mo? What is this color coding scheme and what are the industries or companies na in each code? Yung blue and yung sinasabi nila, yung blue and green, parang Ateneo Lasal eh. Yung blue-green, yun ang pinakamaganda. White collar jobs. Yun yung mga magandang jobs na supposedly mga skilled workers na doon ang kailangan ang compliant ng mga Saudi citizens. At least 40% ang in-employ mo or else hindi ka nila, kung nagko-comply ka, bibigyan ka ng incentives. Nung mismong sasabihin sa iyo na, sige, bibigyan kita ng ganitong visa, pwede ka mag-employ. Pwede ka pa rin mag-employ ng foreign workers. But at least, you have 40% o yung quota, kailangan mas mataas yung Saudi nationals. Pero ito, makokorek na nga nila ito because of the amnesty. Pwede naman lumipat din yung mga, hindi naman masyado maapektuhan ng mga Pilipino na ngayon because of this amnesty. Kasi all in all kasi, Tony, ang pinaka naapektuhan kasi, 8 million kasi illegal sa Saudi Arabia. 4 million yung kailangan sana nilang i-process kaagad. Ang problema, ang Filipinos, mga more or less, mga almost, sabi sa akin, ng migrante, figures nila, 26,000 pa kailangan i-process. Yeah. Kasi nga, 5,500 pa nga yung sa Jeddah. Ang matagal nga doon yung mga passporting, pero not all of them really would like to be repatriated. Wow. Most of them would like to stay in Saudi Arabia, mag-move over lang na ibang trabaho, kaya ilalagay sila sa jobs na yung makakatulong at saka yung nga compliant nga with the Saudi Saudization. Right. So when they were talking about
yung repatriating Filipinos before, no? Before this extension came out. Yeah, ano yung parang nagiging sentiment na ng mga kababayan natin doon? Mabagal. Di ba? Sabi nila, hindi sila natutulungan or nababagalan? Hindi. Ang problema kasi logistics eh. Ang dami kasing talagang kailangan. Kung makita mo, nakakausap ko yung mga correspondents natin sa Saudi Arabia. Most of them are there, outside. Actually, bawal nga tayong kumuha ng mga shots dun sa mga government institutions, sa mga landmarks. Right. Actually, ako, nakulong ako rin in Riyadh. Kumuha ako dahil there was a bombing incident at that time. I was there. So, instinct mo as a reporter, you go out and cover, di ba? And then, nahuli ako. Kinulong. And then, for a while lang. And then, the embassy, syempre, to the rescue, called up. Eh, Danny Buenafe was there. And then, nilabas ako. So, hindi ako masyado nag-spend ng napakatagal. So, ganun, mga bawal. So, kaya, ang daming restrictions sa Saudi Arabia. Mm. Yung logistics ang problema. Ang problema pa kasi, pumasok itong issue ng sex for flight. Mm. So, most of our embassy people were also, naano rin sila, na-divide yung kanilang task. No? Mm-hmm. That they are also trying to help out yung mga kababayan natin ngayon. Trying, di ba? Siyempre, they have to defend themselves about insinuations. So, can you explain kung ano yung mga instances wherein pwedeng maabuso yung mga OFW natin doon? Mga scenarios lang naman. We're not saying it's factual. Yeah, as I was explaining earlier, no? Sabi ko kasi, I was covering that for a long time. No? Kasi pag nasa resource worker center ka, may mga tendencies doon na pag kunwari nag-run away ang OFW, no, babae, nandoon siya, naghihintay siya ng OWA ticket para for her trip back home. It will take a month or 2 months. Nandoon sila, ang tagal, naghihintay. Habang nandoon, they themselves will insist that they want a part-time job. Sasabihin nila, sir, tulungan niyo naman kami. Bigyan niyo ako ng part-time job. Not necessarily sex, favor, whatever. Bigyan nyo kami ng job. So, for them to do that, they have to be sent outside of the embassy premises. Iyon yung bawal. So, dahil lang tayo, some of the government officials, siguro, in good faith, kasi tulungan, may mga naghahanap din ng katulong dyan or whatever. Uh-huh. So, yung kasambahay na, tawag natin yan. So, inalabas nila, doon nagkakaroon ng yung vulnerability na pwede silang subjected to abuse. You know what I mean? Mm-hmm. So, ang problema natin doon is how do we guard that? Kasi, una, bawal eh, ilabas. Mm-hmm. So, because tinutulungan natin, so, syempre, itong mga babaeng to, pag lumabas din sila, posibleng meron silang na-encounter na mga employer na inaabuso din sila, whatever. And then, meron naman yung hindi talaga na depende sa naging am. So, nandoon yung, ano, yung vague. Kaya siguro, dahil nga most of the embassy people now are now trying to, how they will have to correct that. Pero kapag ganyan na out, kusang loob na tumutulong yung mga official natin sa embassy, wala na silang binibigay dun sa OFW na waiver na, kung may mangyari sa'yo, kusa mo namang sinabi na gusto mo magtrabaho hindi, sa Hindi, in the first place, Tony, bawal nga ilabas so, na nga sila dun. Dapat sila mismo matilintikan. Minsan nga, di ba? Kasi, in the first place, actually, itong worker center, the host country should not accept that eh. As ano, pero inaano tayo kasi tayong Pilipino, kahit na they illegal yan. Accept, hindi, ayaw nila yung meron ka parang ganyang extended facility. Institution na within the embassy na you have to accommodate these people kasi they are already outside. Pero tayo, because Filipinos nga, tinutulungan pa nga natin. So, tinutolerate lang ng host country? Minsan, ano yan, common, ano na rin yan. Kami alam namin, ano, kasi kahit sa Dubai, meron din mga ganyan eh. So, siyempre, laging may areas or laging meron mga incidents na maraming Filipinos nagra-run away. Either culture shock or whatever. Bakit sex for flight? Kasi iniisip ko, dagdag sweldo, no? Ano yung may kapalit bang plane ticket na sinasabi? Totoo ba yun? Kasi di ba, it's supposed to be free yung repatriation. Wala naman dapat. Libre talaga yung repatriation. May OWA ticket. Lalo na kung OWA member sila. The problem is, kung hindi sila OWA member, hindi sila priority. So, sila yung nagtatagal. So, minsan, nakakauwi na lang yung mga yun pag yung mga PhilCom doon, Filipino community, nagre-raise ng sarili lang funds. Tulungan natin to. Pero syempre, ang embassy, as much as possible, pinaprioritize sila yung mga OWA. Pero hindi pa rin ganun kabilis makakuha ng OWA ticket na ano. Ngayon, in the meantime nga, because gusto nila makauwi sa pamilya nila na may baon, whatever, pera, that yung konting bagay na yun, makatrabaho sila 1 week, malaking bagay sa kanila yun. Eh, pero siyempre, hindi na natin malalaman kung yung mga iba, baka naman sila rin, gusto rin nila na magkaroon silang sideline, whatever. Pero depende na nga how the sideline will. Pero ganun, dapat, they should not be allowed to go out. Yeah. Ganun na ba katagal na umiikot yung sabihin na nating rumor pa lang na may ganitong sex for flight in exchange for
a plane ticket home, ginagamit yung mga babae. Matagal ko nang naririnig yun, pero syempre, at saka halos karamihan, nakarilala ko rin yung mga labor attaché na yan. Pero I don't know personally si, si Villaferte. Villaferte, si Tony Villaferte. Pero, well, of course, kita mo, mayroon din mga nagdi-defend sa kanya, no? So, so, hindi mo rin nga malaman dahil, at saka yung tatlo na naglumabas, lumantad, no? Lumutang na sinabi na talagang meron siyang, and then, that's subject to investigation daw for 1 month by Baldos. At saka yung sinasabi ngayon ni Secretary Baldos na they will replace them with female Ang labor. Ang problema ko lang doon, yung narinig ko yun, kasi alam mo, well, I've been to Saudi, nakita ko kasi ang dami ring restrictions. So, especially for women, medyo kami yan ang mababae doon, medyo parang feeling ko parang medyo deprived eh. Kasi mababae doon, you cannot go out without wearing the abaya. So, kailangan lalabas ka, naka-abaya ka. Ang babae doon, bawal mag-drive. Ang babae doon, cannot go out and mix with the men. Pag kumain ka sa restaurant, kailangan family kayo, kasama mo, husband mo, or whatever. And when you're caught in a public area with a man or whatever, the mutawa, the religious police will go after you and ask you if you have a marriage certificate. Maraming ganun, no? Pero so ako, may disadvantage na labor attaché mo ay babae rin. Mm-hmm. Kasi nga, yun nga ang feeling ko, sabi ko, mahirap din yung ganun. Kasi karamihan talaga doon, men ang inaano nila eh. So ako okay sa akin. Basta you obey the local rules doon. Gustong-gusto ko sa Saudi Arabia as a work environment. Yeah. Mas nakaka-save nga ako doon eh, dahil sa, unlike London, mataas ang living condition sa London, pamasahe, ang pagkain. Pero sa Saudi Arabia, napakamura ng pagkain. As long as you don't crave for liquor, di ka naman mahilig uminom, kasi bawal. Di ka nagki-crave sa pork, kasi bawal. O yung mga ganun, kung may yun, nasusundan mo yun, hindi ka naman mahilig manood ng sine, kasi pwede naman manood ng mga DVD or whatever. O basta engage ka lang sa sports, billiard or bowling, yung gano'ng mga kinanal mga Pilipinos doon, gano'n. Basta hindi ka nag-aanap ng alak or whatever, mabubuhay ka doon. And then, syempre, don't bring something like rosary or whatever. Syempre, yan mga bawal. Bawal. So, yun yung mga sinasabi ko na it's not really the perfect environment for ano. Pero, ako, ang tingin ko, Saudi, in the next 5 or 8 years, tingin ko, it will be open also, just like Dubai, Cosmo, yung, open Cosmo City. Yung culture nila. But that is an interesting... Kasi marami nang nagbabata na nag-educate na sa Amerika eh, parang. Pero palagi ko, that's an interesting insight as well, Danny, because parang iniisip nila is to reduce the chance na magkaroon nga ng abuse by the labor official, kung lalaki. So to have a female labor official instead has its disadvantages then, because culturally, being a woman, hindi ka rin makakakita. Yun ang nakikita kong maluwag. Hindi siya hindi pantay ang trato. At saka dapat, ako sa akin, ang dapat labor attaché, lawyer eh. Kasi it's basically labor problems lahat ang ini-encounter. So you have to better understanding of the law. Importante sa amin yung ako, when I cover, pag nalaman ko yung labat, labor attaché, lawyer, marami akong mapupulot na istorya. Pero this is something also that people were talking about. These women may have been used by mga illegal recruiter syndicates to tarnish the image or credibility of the labor officials, because sila yung actually nagpapahaya, naghihigpit eh. Parang nagkukutsaba, di ba? Is that possible? May naririnig ka ba na yung mga illegal recruiters ang posibleng nagpalutang dito sa mga taong ito para siraan lang yung mga official natin doon? Yeah, may possibility yun. Actually, hindi lang mga illegal recruiters, para in connivance pa with the nationals na Saudi rin. Minsan na may grupo na sila doon, para syndicate nga na, kasi yung mga Saudi nationals, syempre parang gusto rin nila na meron din silang source of income din kung kahawak nila yung mga ano. So talagang medyo, when you see it, kunwari ikaw wala ka talagang background of whatever, you can see na parang bleeding on the part of the OFW, di ba? Parang kawawang-kawawa naman to. Nagbenta ng kung ano-ano, and then... I guess mahirap i-establish kung totoo o hindi yung, kasi, kumbaga, yung sinabi nung OFW versus yung sinabi ng official. Pero doon sa violation ng pinalabas, meron na bang pinalabas yung OFW doon sa may embassy, no? Meron na bang nawala sa trabaho because of that? Because of helping, ika nga?
I'm not sure kung merong recorded na mga ganun. Pero may mga alam akong mga cases na gusto sila talaga yung nagre-request na kung pwede. Kaya minsan din, sa embassy, pinatutulong sila, magluluto sila for whatever. I see. So malaking ano yun. Kasi yun nga, para lang kumita ng sideline, ganun, extra money para for them to remit. Or para iwas pusoy, huwag mo na lang palabas yan, I guess, no? Kasi mahirap kasi obviously... That's the problem lies when they're already in Manila, and then yun na nga, marami pala nangyari sa kanya doon, di ba? And then we can see some interviews, kahit na mga mail, di ba? Pinabayaan kami doon, whatever. Pero hindi nga natin ma-validate yun ng tama kasi hindi natin lahat marirek. Kaya nga sinasabi ko lang sa mga, by the way, correspondence natin doon, scattered yan, Eastern Region, Western, sa Jeddah, sa Central, sa Riyadh. So all of this, talaga nakatutok sila sa developments, at least for the next... Kasi marami pa tayong mga mangyayari pa doon. Yung marirelease na si yung ating dalawa pang nasa death row, di ba? Yeah. So, finally, Dan, kung after makumpleto na yung investigation into the sex for flight scheme and also yung repatriation ng mga Filipinos will be at least extended for another 5 months, will there be a need sa palagay mo na magkaroon nga ng overhaul on how we deliver consular services to OFWs sa Middle East? May kailangan ba talagang drastic change na gawin sa sistema nila? Yeah, hindi naman drastic change. Kailangan lang talaga increase demand power. Kaya nga nangyayari yan, di ba pinasara natin ng ilang embassies and consulates in Europe? Because they wanted to beef up yung lineup dito sa Middle East. Kasi ang daming problema sa Middle East. Like yung repatriation sa Syria, repatriation sa Libya. That's why may mga alam akong mga consul general na pinapunta muna ng Middle East. Nandun sila sa London, pinapunta sila sa Middle East mga para tulungan yung Middle East ngayon. Kaya iba nagre-reklamo, wala na silang embassy sa Frankfurt, a consulate. Right. Wala na silang consulate sa Ireland, right, sa Dublin, right, dahil because of that. Sa Barcelona, pinasara na rin. So yung mga OFW sa Barcelona, Spain, pupunta pa ng Madrid for their consular services unless na lang may embassy on wheels. So, anim yun or pito na isinara sa Europe just because they wanted yung ibang manpower ma-realign. Ma-realign dito sa Middle East. Dahil nga Middle East talaga, lalo ngayon with this November 3 deadline na naman, ano pa rin yan, magkukumahog pa rin sila for processing ng mga travel documents. All right. Well, Dan, thank you very much for sharing your experiences as well as your insights into how Filipino workers are being aided or maybe being restricted by the circumstances they find there in the Middle East. Kailan ang balik mo doon? Kailan ang kapapasyal ulit sa... I'll be going to Dubai this Sunday and then to London. At least 1 week sa Dubai, then back to London. All right, so you'll get a chance to take another first-hand look at what's happening there. Yeah. Danny Buenafe, our ABS-CBN Europe and Middle East Bureau Chief. Thanks, Danny, for coming over. Top story. Okay, thank you, Tony. Thank you, Bernadette. And coming up next, placements on special deposit accounts drop to a 5-month low. And President Aquino makes a case for increased U.S. access to military bases in the country. The details with Top Story returns.